And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Oh, hello mga krespeto. So welcome po sa ating bagong road trip. So bago po tayo magsimula ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel na ilalagay ko po dito sa taas. At sana po samahan niyo ako. Ngayong araw po ay pupunta tayo sa munisipyo ng San Isidro, Nueva Ecija. Tara, samahan niyo po ako. Nandito po tayo ngayon sa Diversion Road ng San Leonardo, Nueva Ecija. So dito po tayo mag-start ng ating bagong vlog. So samahan niyo po ako mga karespeto. Subukan natin mga karespetong pumasok sa loob ng munisipyo kung pwede. Kasi halos ng mga munisipyo ngayon mahigpit na. Pag pumapasok ka doon, tatanungin kanila kung saan ka pupunta or anong gagawin mo doon. Kaya di tayo sure kung makakapasok tayo. Pero titingnan natin. Tumaas kasi ang bilang ng mga nag-positive sa COVID dito sa Nueva Ecija, kaya mahigpit. Binabati ko nga po pala si Boss Rolando Flores, lagi pong nanonood dyan. La Vista Hotel. Baka pwede mag-check in dyan. Natutulog ako, nagising ako sa buhay! Nagbibiro lang ako. Oro Construct Hardware. Kapag kailangan nyo ng mga gamit sa construction o nagpapagawa kayo ng bahay, pwede dyan. Sponsor naman dyan. Stop! Bukit sa bunga nga, ngipin mo ang dessert mo. May mga street nga dito sa Nueva Ecija, sarado eh. Buong street yun, bawal lumabas. Dahil maraming mga positive sa COVID. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Sa kaliwa natin mga karespeto ang Nueva Ecija Medical Center. Yung malaking building na yan sa kaliwa. Dito naman sa gawing kanan natin mga karespeto, may kambingan dito eh. Miss D Kambingan. Masarap siguro dyan, hindi ko pa na-try eh. Susunod, punta tayo dyan, kain tayo. Sa kanan din mga karespeto, ang Lasal Tech Academy Nueva Ecija. Alam ko, under din ito ng Lasal system eh. Sa kaliwa naman natin mga karespeto, ang Mavin Restaurant and Grill. Dito, number one ang pagkain. Masarap. Panalo. Dito kami lagi kumakain. Sa kaliwa naman natin, ang Phoenix Gasoline Station. And kakanan tayo dito sa kanto, sa 4L Gasoline. So, meron din yan rason. Baka naman rason. Adaan sila sa ibabaw ng aking bangka. Nagbibiro lang ako. Itong daan na to mga karespeto ay until now ginagawa pa din. Ginagawa siyang 4 lanes. Ito ay San Anton Poblacion Road. Your road, you know? Huh? Your road. Munggong! Barinig kita sa mukha! Ayan mga karespeto, under construction pa din siya. Kasi nilalagyan nila ng mga bato yung gilid, tapos sinesemento nila para hindi gumuho yung kalsada. Kasi dati pag bumabaha dito, kaya nasira ito dati dahil sa baha. Wala siyang semento sa gilid na katulad ngayon na ginagawa nila. Ayan mga karespeto, yung magkabilang gilid. Meron na siyang semento na may mga bato-bato. Iwas guho ng ano, ng kalsada. Dati kasi nung bumaha dito, meron kasing parang motel diyan sa dulo. So hinukay nung baha yung ano, yung lupa. Kaya lumubog yung mga room nila doon. Kaya yung iba, hindi na nila pinakinabangan. Ayan o, yung gawing kaliwa na yan, yung pader na puti. Diyan yun mismo. Mahabang sabana din to mga karespeto. Masarap ding magbike dito mga karespeto eh. Pag umihinto ako dito sa gawing kanan na to, dito ako nagpapahinga kasi maraming puno.
tapos palayan. Kaya malamig dun sa gawi na yun. Dati may nadideliveran ako dito ng Yema Cake eh. Diyan sa susunod na kanto, sa kanan yung papuntang eskwelahan. Tagal ko nang hindi nakagawa ng Yema Cake eh. Baka gusto ng Yema Cake dyan oh. Message nyo lang ako. Siguro minimum of 10 pieces pwede nyong ibenta. Pwede kayong kumita ng 30 pesos to 20 pesos. Kayo na bahala ang magpresyo. Sa 10 pieces may 300 pesos ka na agad. Online mo lang naman yun. Tapos ibenta mo sa mga kamag-anak mo. Mabilis mabenta yun. Tsaka masarap yung Yema Cake ko, mga karespeto. Panalo yun. Hinding-hindi ako mapapahiya sa inyo. Nagigil ka. Paano masabi? Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Mahal na din kasi mga gamit ngayon, mga karespeto, mga ingredients eh. Kaya hirap din mag-business, tapos matumal pa. May restaurant nga ako na maliit lang eh. Sinarado ko muna. Hirap mag-business ngayon eh. Biglang ihigpit, tapos biglang luluwag. Kasi yung COVID, dumadami, hindi kumukonti eh. Halos lahat ng business ngayon apektado, mas lalo na yung sa mga pagkain. Kung yung sa SM nga eh, yung mga restaurant doon nagsasarado na dahil wala na masyadong kumakain. Wala kasing trabaho dahil sa COVID, mahirap po sin lumabas. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Few moments later. Nandito na tayo mga respeto sa San Anton at Haen Bridge. Ito po yung nagdudugtong sa Haen at San Leonardo. Kumagalaw yung camera natin. Mga karespeto, inayos ko lang. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Bago lang yung tulay na to, mga karespeto. Halos kasabayan ito ng tulay ng San Isidro. Yung boundary ng San Isidro, Haen. Marami ding kainan dito sa gawin na to, mga respeto. Dito sa kanan, may mga kainan dito. Tapos mga, ayan, posh yata yun. Tapos Chef G, kitchen, ayan o, sa kanan din. Tapos meron dito yung Dandas Pizza. Padala naman kayo sa bahay o. Oh. Wow naman! Wow! Wow! Stop! May matandang school na dito, ayan sa kaliwa, yung Green na Pader. Baka 1930s pa yan eh. May ginagawa ding mall sa kaliwa din, ayan. Sa kanan naman natin ang San Agustin Diocese Academy at may simbahan din dyan. Leche Plan, ayan sa gilid. Nakakotse, lagi siyang nagtitinda dyan eh. Hindi ko pa na-try, minsan bibili ako. May masarap kaming kinakainan dito ng pansit malabon eh. Ayan dyan sa Jamil restaurant yata yun. Yung tutumbukin naman natin ng RCS Supermarket. Sponsor naman, baka may libreng grocery. Nagigil ka. Marami kong kaklase sa gawi dito eh. Dito sa kanan si Carl Jason, nakalimutan ko na kung ano yung apelido. Matangkad na lalaki na payat. Shout out nga pala pare. Andito sa kanto na to mga karespeto. Dito sa Petron, pakanan. May shortcut dito papuntang Kabanatuan eh. Pwede ka din pumunta ng San Antonio, Saragosa. Meron din dyan. Ang daming mga butika dito sa lugar na to. Sa palengke na to. Nagkalat. May save more nga pala dito sa gawing kanan natin mga karespeto.
May 7-Eleven din. Ayan, sa kanan din. Tapos, mayroon ding Mercury Drug. So, tabi-tabi sila. At dito naman sa kaliwa natin, ang pamilyang bayan ng Jaen. Sa kanan naman natin, ang JJ Pharmacy. Pili kayo dyan, mga karespeto. Shoutout nga pala, paring JJ. Sa kanan naman natin, mga karespeto, ang XTR Gasoline Station. At dyan din sa kanto na yan, ang Prince Hypermarket. Grocery yan, mga karespeto. Marami kayong mabibili. Padala naman kayo sa bahay. Bexlugan sa kaliwa, mga karespeto. Masarap dyan kumain. Kalois, iyaw-iyaw, ayun sa kanan. BDO naman sa kaliwa, sa maraming pera dyan. Ang magiging ating mga pulis ayan sa kanan, kapag kailangan nyo na tulong. Katabi naman yan ang bumbero, mga karespeto. Pwede nyong kontakin kapag may sunog. Sa kanan natin, mga respeto, ang Baron Supermarket. Baka may pag-grocery naman dyan. Ano pang ginagawa nyo rito? Sige, naalis na! Nagbibiro lang ako. Sa kanto pala na to, mga respeto, may daan papunta sa munisipyo. Kakanan lang kayo dun sa kanto na yun. May mga second hand na tricycle dyan. Ayan, sa kanan, mga respeto. Mga for sale yun, lagi ko silang nakikita. May kainan din dito sa kanan eh, yung B&J. Kakain na kami dyan. Tipitan dila ni... Transcycle. Ayan oh. Baka may bata kayo dyan na motor. Natutulog ako, nagising ako sa buwan. Sa mga naghahanap ng Rusi na motor, ayan, sa kanan natin, oh. Baka naman, may spare kayo dyan. Nagigil ka. Sa kanan natin, mga karespeto, ang Bungee's Kambingan. Sunod, kakain tayo dyan para makita nyo yung mga pagkain nila. Papasyal ko kayo. Masarap dyan eh. May isa pang kambingan dito sa kaliwa, mga karespeto. Ayan, sa manggahan na yan. Ang pangalan niya, Rose Kambingan. Mas mura dyan, mga karespeto. Sa kaliwa din, mga karespeto, ang Cops Garden sa mga plantitos at mga plantitas dyan. Maraming klase ng mga halaman dyan, mga karespeto. Daming napupunta dyan kapag Linggo. Baka naman, pwede na ako ng rosemary tsaka mint. Will you please repeat it? May kiinan din dito, mga karespeto. Ayan o, Dikong's Barbecue. Masarap daw dyan eh. Balang araw, matitikman din natin yan. Sapang na yata ito, mga karespeto. Itong crossing na to, kung kakanan ka, papunta to ng San Antonio. May shortcut din dyan, papuntang Pampanga. Arayat, sa San Simon, ang daan mo kung mag-expressway ka. Pwede din dyan, papunta ng ano eh. Saragosa, Tarlac. Pwede. Kung napanood nyo, mga karespeto, yung mga previous na vlog ko, dumaan na tayo dito eh. Nung pumunta yata tayo ng San Antonio, lalagay ko na lang siguro yung link dito sa description para pwede nyong panoorin. Yan, nagta-traffic. Nagkokos talaga ng traffic itong ano, yung isang lane na yon. May ginawa yata, siguro tubo. Hanggang ngayon di pa tuyo. Trivia lang tayo, mga karespeto, para may matutunan tayo
tungkol sa San Isidro. Alam nyo ba, mga karespeto, na ang San Isidro ay naging capital ng Nueva Ecija simula noong 1852 hanggang 1912. Dito din nagsimula ang unang sigaw ng Nueva Ecija mula September 2 hanggang 5, 1896. Naging hudyat din ito ng rebolusyon sa Central Luzon. Ito ay sa pamumuno ni Mariano Llanera at Pantaleon Balmonte. Silang dalawa ang gobernadorsilyo ng Cabiao at Gapan noong panahong iyon. Noong March 29, 1899 ay idiniklara ni General Emilio Aguinaldo na maging capital ng Pilipinas ang San Isidro dahil ito sa pagbagsak ng rebolusyonaryong gobyerno sa Malolos, Bulacan. Dito din naitayo ang Wright Institute na kauna-unahang high school na naitayo sa labas ng Maynila noong 1903 sa panahon ng mga Amerikano. Yan po ang ilang mga istorya ng bayan ng San Isidro, mga karespeto. Nandito na po tayo ngayon, mga karespeto, sa tulay ng Hain at San Isidro. Paakyat na tayo, mga karespeto. Dito sa kanan, mga respeto, mura yung mga yero. Yung mga gamit sa bahay. Nakabili na kasi ako dyan. Mura lang siya. Eto na yung tulay, mga karespeto. Halos bago lang ito eh. Halos kasabayan lang itong matapos ng San Leonardo Hain na tulay. Dito sa pagbaba ng tulay, mga karespeto, maraming bilihan ng bantres na manok. Yung 45 days kaliwat kanan dyan may mabibilan ka. Bata pa lang ako, may mga nagbebenta na dito hanggang ngayon, ilang taon na rin yan. Sa kaliwa natin, mga karespeto, yung Sileco House, ayan o, yung tinira ni Emilio Aguinaldo nung nandito siya sa San Isidro. Dyan sa kaliwang kanto na yan, mga karespeto, may wall dyan parang Intramuros. Nung panahon daw ng mga Kastila, sikat daw yung nagpagawaan ng mga sigarilyo. Ngayon, ruins na lang. Sa kanan naman natin, ang Baron Supermarket. Baka naman, pangilan ko lang banggit. Ano pang ginagawa nyo rito? Sige na, alis na! Pagdating natin, mga karespeto, dito sa kanto, sa crossing, kakaluwa na tayo papunta sa munisipyo. Kung pupunta ka naman ng Maynila, kakanan ka naman. O pupunta ka ng Pampanga. Yung diretso yata na yan sa paputang General De Jesus na school. Dahan-dahan kayo, mga karespeto, dito sa gawing kanan. Kasi malalim yung hukay dito eh. Itong kakaliwaan naman natin na to, papunta din siya ng Gapan, tapos Kabanatuan. Pupunta rin kayo ng Bulacan, dito rin ang daan. Daming enforcer. So, nandito na tayo sa poblasyon San Isidro. Hindi ako nagkakamali. Tapos sa gawing kaliwa natin, dyan yung munisipyo na pupuntahan natin, mga karespeto. Sa tapat din ng munisipyo, yung plaza. Tapos sa dulo ng plaza, yung simbahan. Mamaya papasyalin din natin yan, yung simbahan tsaka yung plaza nila. Park muna tayo dito. Full parking. Wait, tandali na mga respeto. Ha? Kukuha muna tayo dito ng video. Pakita ko lang, mga karespeto, yung surrounding nung or yung pasad ng munisipyo. Yan yung plaza nila. Ito yung pasad ng munisipyo.
Alam ko itong munisipyo na to, panahon ng Kastila. Tapos, alam ko kulungan yan eh. Hindi ako nagkakamali ah. Mamaya iikot tayo dyan mga karespeto. Pakita ko lang sa inyo sa malayo. Mahirap talaga ang parking dito mga karespeto, lalo na kapag may pasok. Napupuno yung paradahan nila dito sa harap ng munisipyo. Mga empleyado kasi yun. Kaya wala ka na mapaparkan dito. May makakapark ka dito dun sa may basketball court sa harap ng simbahan. Mamay iikot tayo dun. So yan mga karespeto yung ano, park nila. Eh bumaba ako. Tinanong ko eh nakalock pala yung mga gate. Bawal palang pumunta. Tsaka dito sa eto yung pasad ng ano munisipyo ng San Isidro. Nagtanong ako doon eh may nangaharang pala. Kailangan pala may appointment ka doon o dapat nagtatrabaho ka. Hindi tuloy ako makakuha ng video sa loob. Maganda pa naman sa loob niyan mga karespeto. Mga tisa yung mga pader nito eh. Masalo pag nakita ninyo sa loob. Talagang panahon pa ng Kastila. Siguro sa susunod na lang pakikita ko sa inyo kapag maluwag na sa loob. Mahigpit. Mahigpit sa loob eh. Ikot ko na lang kayo dito mga karespeto sa plaza. Para makita nyo rin. Tapos ayan yung tutumbukin natin yung simbahan. Diyan ako nagpa-park eh. Kasi maluwag yung parking dyan. Pwedeng mag-park. Tsaka dito rin yung ano, palengke nila. Sa gawing kaliwa. Nung elementary pala ako, nakakapanood na ako dito ng ano eh, Intertown. Kasi yung pinsan ko, naglalaro siya Intertown. Lagi niya kaming sinasama ng pinsan ko. Dito kami lagi nanonood. Dito ginaganap yun eh. Ayun yung palengke nila o sa kanan. Tapos ito yung surrounding niya. Ayun yung plaza. Ayan. Ayun yung PhilHealth pala. Meron dun PhilHealth na building. Ito yung stage nila. Tapos ayun yung simbahan. So ayan mga karespeto at sana nag-enjoy tayo sa road trip natin na ito. At sana sa lahat po nang hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel na J. Respeto ay mag-subscribe na po tayo. At sa susunod po natin ulit na vlog, samahan nyo muli kami. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat.